inyong problema ang basta ka-feeling ka. Ngayon naman, pakinggan na natin ng buong-buo ang kwento ng ating ka-feeling tonight na si EM. Sinabi nga niya kanina na may buta siya sa puso. Buta ano sa kaya puso. To? Sige, EM? Go ahead, share your story. Naku, parang nagka-crack yung voice niya. Bakit kaya? Ubus na palang tayo. Nakasmile naman. Sige. Alright, EM, ikwento mo naman sa amin yung situation niyo sa pamilya. Bakit, you know, go ahead, just share us your story. Yun nga po, third year student po ako. Lali po, high school pa lang po ako. Tumutulong na po ako sa mga pangangailangan namin sa bahay. Yung pangkain namin, ganun po. And then, makakapasok ako ng school through pag-sell po ng mga pagkain. Yung ano po, typical na ginagawa ng estudyante ng tuleta po ako ng kung ano-ano. Mali, burger, ganun po. Na-survive ko po yung pag-aaral ko noon nung high school ako. Tapos ngayong college po, medyo, syempre mahirap po kasi may tuition fee na. Nagbebenta pa rin po ako. Ganun po. And then po, since pandemic po kasi, di ba po, nag-pandemic po, so, talent po kasi ako, freelance talent po ako, so nag-taking o may extra po. So puyat, ganyan po. Pag every time po na wala akong pasok, for example po, this day wala po akong pasok, naghahanap po ako ng taking para po may hawak po akong pera. Pang kinabukasan po po pamasahe, ganyan po. And then po, ayun po, dahil nga nag-pandemic, nahinto po yung hating gano'n. So, sobrang hirap po sa akin mo kasi wala pong pinagkukuha ng pera. Wala pong kumapasok sa aming income. So, nag-design po mag-stop. That time. So, nag-stop po ako. And then, naging live streamer po ako nun. Kasi nga, syempre po pandemic po. Naging live streamer po ako sa isang app po na lumikat po kasi noon eh, nung pandemic. So, pinasa ko po yun. And then, yun po, malakas po ako kumita noon na gusto ko po yung pakain namin sa akong kahit pinakamitin. Kaya tumutulong po yung kapatid ko, yung ate ko po. Pinutulungan po na kami siya pinagbabayin ng bahay po namin noon. Nung nasa Manila po kami. Kapag nagbabayin ng bahay namin, tsaka nagpapabaitin ko ng pagkain namin. Oh. EM, you mentioned nga na ano, you're studying until now. Nag-aaral ka pa ba? Kapabalik lang po. As in, kasi po nag-start po ako ng pandemic. So, 2020. Before mag-end yung 2020, nag-decide na po ako mag-stop. Bali, December po. Nung magpa-finals na po kami, magpa-finals na, nag-stop na po ako. Nag-decide na po ako mag-stop nun. Oh, anong then, course mo pala? Eduk po. Bachelor of Secondary Education in Mathematics. Wow! Matalino tong girl na to, no? Tsaka, malagari ka eh. Talagang bawat araw gusto mo may trabaho ka, no? Actually po, kauuwi ko lang po kayo. Wala pa po ako tulog. Wow, walang tulog. Yung gandang yan. Galing taping? Mas maganda ka po sa akin. Ang ganda niya, no? Galing po ako taping sa EBS-EBS. Okay. Bali, napakapukas kami ng 4 a.m. Wow. EM, just, you know, wondering, kasi minention mo nga kanina, may butas ka sa puso. So, kailan mo nalaman yun? At paano? September 24, 2022. This year? Recent lang. Oh. Ano yung nangyari na, you know, pumunta ka sa ospital at nalaman mo yung diagnosis na yun? Actually po, kasi po, dati po kasi nararamdaman ko parang iba yung katawan ko. Yung parang konting dalaw lang po, sinisingat agad ako. Tapos, ano po, mabilis po ako magkasakit. As in po, so sabi ko mag-decide na, tsaka po nahihirapan po ako lagi yung mga. Parang may nakadagdag na something sa dibdib ko na hindi ko alam. And then sabi ko kay mama po na need ko talaga magpa-check up kasi hindi na talaga alam ko yung katawan ko eh. Kahit na puyat ako, kahit na pagod ako, hindi ako galito ni sabi ko po na. Tapos yun nga, nagpa-check up ako and then sa ECG po, lumabas po na may singaw daw. May parang maliit na butas daw sa puso ko. Yun po yung sabi. And then need daw po magpa-
to the echo, ganun, and iba't ibang test na hindi ko maintindihan. Kasi nung pagkarinig ko pa lang po na nag-panic na po ako, kasi nga alam ko po yung history ng family na isa sa inyong papa ko po. Na puro kami, puro po sila minsan sa puso. Lahat runs in the family. Mga family, po, yung family po ng papa ko, yung relatives niya po, puro po namatay dahil sa sakit sa puso, ganun po. Kaya nag-panic na po ako. Tapos, ayun po, nanghingi po ako ng advice dun sa relatives ni Papa. Yun nga po, siya po nagsabi na, agapan na daw kasi daw, kasi nga yung history po ng family, baka daw sa akin nabasa, ganun po yung nasa isip po nila nun. Kaya po, yun po, tinulungan naman po nila ako. Na ano, kapagta siya, kapakabili ng gamot, yun po. Okay. Iam, anong sabi ng doktor sa'yo? Anong adjustments daw ang kailangan mo para maging okay ka? Ang sabi naman po sa akin, kaya naman daw kumuha ng gamot pa. Kasi dalawa lang daw po yun eh. Kung kaya ng gamot or ooperahan po. So, option pala yun. Okay. Apo. Eh, sabi naman po, kunin daw sa gamot muna and then after ang gamot, magpapatest ulit kung okay na or kailangan na ba mag-surgery o mag-yun po. I actually don't know much about yung ano, mga butas sa puso, pero curable ba siya? Hindi naman daw po kasi yung kalaki. Ah, maliit lang. Parang so, sinaw lang po talaga siya. Kumbaga parang tinusok ng hindi po. Mali. Okay. So, maybe ano daw, yung activities mo, okay pa ba yun or hindi na? Ang sabi na po sa akin nito po eh, huwag daw po muna ako magpagod, magpuyat, ganun po. Tsaka yung masyadong ma-emotion, iwasan po daw po yung magalit or masyadong masaya. Yung ayun po, yung mga ganun pong activity. Hindi ba acting yun? Sa acting, actor. As an actor, you need to do all of that. Na kahit na. Depend po, hindi ko po siya magawa. Ang hirap pong sundin. Okay. Pero EM, anong katanungan mo para sa amin tonight? Nagugulat kasi ako eh. Medyo nahihirapan na nga po ako kasi nga. Ako po yung nagpo-provide ng pangailangan ni Mama, pangailangan ko po. Nahihiyak ako. It's okay. Dapat ko bang pagsabay yun pa or iibab ko po ulit yung pag-aaral ko kasi nga nagpapagod na po talaga ako. Yung physical ko, yung mental ko, emotional, pagpapagod na pagod na po talaga yung aaral ko, yung isip ko. She's burnt out, no? Burnt out. Oh, very busy, kaka-uwi nga pa nga lang yun. Wala pang masyadong tulog. Tapos mamaya po may tibig po ulit. O, diba? Burnt out siya, pero gusto niya magkadaming more projects. Activities pa, diba? So, inisip mo... Kasi yung pag-upayaran ng tuition, hindi ko po malapit na po kasi mag-final. So, malapit ka namang mag-graduate? Third year college po. Konting na lang. Konting kembo na lang. Actually, dapat graduate na po ako eh. Kasi po, yun nga, next step ako. Yun po, nung nag-stop po kasi ako nun, tapos nakita ko yung mga kaklase ko, nagpo-boats na naka-graduation uniform. Wala nyo po yung damit. Yeah, yung toga. Yung toga. Iyak po ako ng iyak nun, sobra. Iyak ako ng iyak. Doon ko na-realize, bakit po live up to, sana graduate na ako. Sobrang iyak ako ng iyak nun. Hindi ko matanggap sa sarili ko na yung... Ginive up yung pag-aaral ko, yung isa sa pangarap ko, which is magturo nga po, para lang ma-provide din yung pangangailangan namin. Kinangaw ko kasi magbawas ng gastusin doon, kasi nga din po, nakasakit yung mama ko. Kailangan niya pong ng gamot, yun. Kung sasabay ko siya sa gastusin, siguro sobrang down na po ako kasi ang tagal ko nang gustong umangat na. Alam mo, gusto kong umalis sa hirap na. Pagod na po ako maging mahirap. Yung isang kain, isang tuwa ako. Kaya lahat ng karami na gawa ako para lang po magkapera. That time. Tapos nung nakita ko talaga na nagpo-post sila ng mga ganyan po. Kasi sa Facebook eh. Ayun po. Talagang iyak ako ng iyak na sana ako din nandiyan ako. Sana, may away din ako. Ganun po. Sobrang hirap.
So you really want to graduate, in other words, gusto mo talaga matapos yung schooling mo na? Opo, kasi gusto ko na po talagang makapagtrabaho nung talagang stable na work na ako kasi nga, di ba po? Galing ako sa mahirap na pamilya. Kaya gusto ko na po talaga makapagtrabaho kasi yung yeah, okay. Yun po, yung profession po na yun, yung pangarap po na po yun. Talagang yun talaga yung tinuwa ko kasi nga gusto ko din makatulong po sa mga bata. Okay. At gusto mo maging teacher in the future? Sige, yes. Negi, I'm sure you have an advice for her. Ako siguro masasabi ko sa'yo, EM, talaga, dapat pagtuunan mo muna ng pansin yung kalusugan mo. Kasi mahirap yung kamarami kang gustong gawin na ano na mga bagay pero yung katawan mo kasi na importante isa lang naman ng buhay natin. So yun muna siguro ang pagtuunan niya ng pansin kasi mamaya gawin niya lahat 'yan tapos yung katawan niya naman yung bibigay, di ba? That's true. So alam mo, advice ko sa iyo, kailangan mo talaga ng pahinga kahit na kasi ang mga appliances nga nasira eh, di ba? Tayo pa kayang tao. So, you need to rest. Kailangan mo kung ano yung magpapasaya sa'yo, gawin mo. Magpahinga ka para ma-reset yung mind mo. Saka mo sila balikan. Sabi nga, slowly but surely. Magpa-refresh siya, no? Baka napipressure siya dun sa, ay, yung mga ano ko, graduate na. Oh, dapat no. Ako. Dapat ganito din. Oh. Hindi. Hindi naman po doon nakapipressure. Sa ano talaga? Sa bayarin. Oh, no, bayarin. Ang dami yung mga bills. At saka breadwinner si EM. Oh, sa bagay. Kasi po, pag hindi ko po inasilasa yung bayarin ko sa school, talagang makakapag-stop ako. Hindi po kasing kailangan talagang i-settle. So, talagang kumakayat po ako. Alam mo, EM? May scholarship naman po ako, pero hindi po kasi sapat. Pero ako eh, EM, alam mo, sa totoo, parehas tayo ng sitwasyon. Ako, breadwinner din ako sa family. At sa pagiging ahanga ako sa mga breadwinner talaga, nako, clap-clap ako sa inyo. Kasi ang mga breadwinner kasi talagang bawal mo sabihin, time out muna, hinto muna tayo. So tuloy-tuloy. Kaya sa kalagayan mo rin kasi na yung sa katawan. Kasi hindi pa pwedeng bumigay yung katawan mo eh, di ba? Ang mahirap sa pagiging breadwinner, yun nga, yung time out. Pwede mo, hindi mo pwede mo ipakita sa family mo na dapat nahihirapan ka, di ba? Pero ano, mas much better siguro sabihin mo rin sa kanila na oh, ganito, mag-a-adjust tayo ha. Medyo hindi na ganito, magpo-focus muna ako sa school, di ba? Pwede ganun. Yes, eh. Pwede na. O baka kasi na-absorb niya lahat ng problema ng family, di ba? Araw-araw may ganap siya eh, parang ganun. Oo. Nasasabi ko lang po siya kay mama, pero kasi ko Ang daming nasa isip ni EM. Ilan ba yung kapatid mo, by the way? Tatlo po. Tatlo po. Pero ikaw lang nagpo-provide? Oo. Yung dalawa ko po kasi, bali bunso po kasi ako sa magkakapatid. Yung dalawa po kasi may asawa na po. Ah, may asawa hindi na. Hindi po sila mag-upiga kasi nga po, syempre may pinapakain po ng pamilya. Oh, okay. May responsibility sila. No, ate po talaga tumutulong po sa amin lahat pa. Pero syempre po, ngayon po kasi maharap din po sila sa problema. Ayaw naman po na hinong ko sila, di ba? Hinong ako natulong pa nila. Eh, alam ko po sa sarili ko na nangangailangan din sa nila tulong. So, hinahayaan ako na lang po na sige ako na lang. Ako na lang gagawa ng paraan. Okay. Yung, say, go ahead. Yung sa akin, EM, ah, kasi nakikita ko yung situation nga ninyo sa pamilya ninyo. Pero naniniwala ako na kapag family, kailangan tulungan ng isa't isa. At nasa isang sitwasyon ka na borderline na baka matanggal ka na sa school kapag hindi ka mag-focus at hindi mo matupag yung mga bills mo kung hindi ka magkumayod sa pagtrabaho, di ba? Kaya ang akin, okay lang na humingi ng tulong kahit sa mga ilang kapatid mo talaga. Kasi kahit may pinagdaanan sila, sinusuporta mo ang nanay mo. Nanay din nila yan eh. Ang akin,
ang pamilya, kailangan sinusuporta ang isa't isa. Kaya kung pwede sana, mag-sit down kayo together, yes, pag-usapan ninyo kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo, at together, mag-gumawa kayo ng mga iba't ibang solusyon sa mga problema ninyo. Kasi, ano talaga, no man is an island, ika nga, diba? Hindi mo, ang akin, kaya mo naman solusyonan yung lahat ng problema mo sa sarili mo, pero ikaw yung mababurn out, which is what's happening right now, diba? Kaya, you can learn to rely on other people, especially your family, kasi nagmamahalan ng pamilya eh. Yeah. And as for me naman, EM, you know, agree talaga ako kay, ano, kay Ate Negi na health is wealth. Yun ang number one thing you have to focus on. Pero, alam ko din naman na gusto mo na talaga magtapos. Actually, all of us naman eh, very excited na mag-graduate. Kaya, isang kembot na lang, one more year, sabi mo, diba? So, why not focus on school, pero alam ko yung bayarin, importante yan. Kaya, why not also try online jobs? May mga virtual assistants, may mga data entry na dollars talaga yung na-earn mo, or social media management. Sobrang daming opportunities online, yes, na dollars yung ma-receive mo. And hindi mo kailangan lumabas ng bahay. Alam ko, ang pagiging talent ay exciting. It's fun. Pero it takes a lot of energy from you. Okay lang sana kung yun lang ginagawa mo, di ba? Pero you're doing school the same time. And hindi nga kaya ng puso mo kasi it needs a break. So, sana you can sacrifice that dream for one year lang. And you're young. Malayo pa yung mararating mo. So, kung kaya mo lang, try your best to focus on school and then do online jobs na hindi nagpo-force na mag-stay out late ka, na matulog ka ng kung anong oras na, di ba? At least oras mo, hawak mo pag online ka. Try mo lang. Okay, malamang inisip mo kasi nandiyan ka na eh, nagti-TV ka na eh. Pero I tell you, waiting will give you more things in the future. I did that. Like, I finished school, sinap ko yung pag-modeling ko, pagta-try ko, pagiging talent, naghintay ako ng 2 years. Tapos, bumalik ako, o yun din, bongga pa rin, diba? Gusto ko magdagdag dyan, yes, na yung mga pangarap, wala yung deadline. True. Hindi ito karera. Kapag, walang age. Kapag hinahawakan mo lang yung pangarap mo sa puso mo, mararatnan mo talaga yan in proper, yes, time. Pero at this moment in your life right now, you need to focus on what's important, which is your health and your family talaga. Kasi yung pangarap mo nandiyan pa rin yan forever. Oo. Saka madagdag ko rin, hindi porket ikaw yung breadwinner, sasaluhin mo lahat ng problema ng pamilya mo. Kailangan mo magpahinga, lalo-lalo sa kalagayan mo ngayon na may nararamdaman ka, di ba? So, ayun. Yun lang naman ang ano ko. Yeah. Sabihin mo sa kanila, tell them na, sa mga kapatid mo na, hindi ko kaya, ganito, baka pwede nyo akong tulungan, ganun. Kailangan sabi mo ko sa kanila, kailangan mo magpahinga. Yeah. And usually, sa mga artists din, no, once you start, you know, feeling things na napapapunta ka na sa hospital, ibig sabihin nun, you've reached your limits. And ngayon, na-diagnose ka na may, kahit malit lang na butas, and ang mga butas lumalaki yan pag malalayo nangyayari sa'yo. Yes, kaya, sa akin, nangyayari sa akin. At least ngayon, alam mo na, diba? Binigyan ka na lang warning ni doctor, so please, take care of yourself. Sa akin, nangyayari yan sa mukha ko. Una, maliit lang hanggang sa dumami ng dumami. So, napalago ko naman. Gusto mong franchise? Eto na, meron din ang bag sa usapan ng mga katropay natin online. Babasahin namin. Zoom in talaga sa mukha mo eh. Para sa'yo. Oo. Ayan, para bang ito namin yung experience mo. Pinagtitira pa talaga. Oo. Pero ito. Ayan, tawan-tawa si EM. Nasabi ni Peter Gomez of Chicago, I admire you, EM, sa kasipagan mo at tiyaga. Sobrang sipag. Sobra. From Ina Mendez, hoping for fast recovery, EM. And from Renita Dotig, yeah, extreme emotion and activity, hindi pwede. Eh, ganun pa naman kapag talent. Oo. Oh. Actually, okay lang sana, but she's also studying at the same time. Ayan. From Ina Mendez. Ito, ang hirap talaga magkasakit. Daming limitations sa life. Correct. Si Ina, sakitin yan, actually. Oh. Sabi naman, ayan, ni Joanne, eto na nga, hindi ko makita, di ba? Oo, labit ka na. Oo, eto na. Sabi ni Joanne Besada, EM, for me, focus ka muna sa health mo, dear. Kasi yung work and school, pwede mo naman balikan yan anytime. Ang graduation, nag-aantay lang yan sa'yo. Kailangan mo munang magpalakas at magpagaling. Yes. Yun naman ang totoo talaga. Kasi yung sabi niya nga kanina, di ba, wala namang age limit yung
pagiging graduate, di ba? Yung pagiging artist, di ba? Yeah. Walang age. So dapat mag-focus ka dun sa health. Yung body wellness mo. Ito, sabi ni Ina Mendez, health is wealth. Yan ang mahirap habulin. Kaya kailangan ingatan talaga natin sarili natin. Rest should not be taken for granted. Requirement po ang pahinga, hindi po yan option. Yeah. Madami mga successful people, ah. Like, look at Justin Bieber. He's taking a rest right now kasi yes. He has pushed himself too much. So, you know, at least you nalaman mo na sa doctor mo. So, please listen to us and to your doctor as well. Ako din, madagdag ko lang din. Ako, bago ko napunta sa ganitong trabaho, ilang taon na rin ako. Ilang taon din ako naging tambay. At na-discovery ko na yun ang pinakamahirap ng trabaho. Maging tambay? Yung tambay. Kasi unang-una, hindi mo alam kung kailan ang day off mo. Hindi mo alam kung kailan. Di ba? May Christmas bonus ba ako? Ang hirap ng ganon. Yan ang pinakamahirap na trabaho. But thank you so much, Ian, for sharing your story to us. So, nakatulong ba kami sa'yo? Yes, po, yes, yeah. Po. What did you learn? Ano yung mga sa tingin mong magagamit mo? Yun nga. Siguro kailangan ko talagang mag-focus sa health care baka sa pag-aaral ko muna. Kasi pag natapos sa pag-aaral ko, magkakaroon naman ako ng single job. And then, matutuloy ko yung pag-prevention ng mga pangangailangan sa bahay namin. Yes. Okay. We are so excited for you, EM. So, sana makita ka namin next year na after you graduate. Yes. Okay. So, focus in your school. Yes. And we are so happy for you. Future graduate yan of 2023. O, diba? Maraming salamat ulit, EM. Bye! Bye, EM! Thanks for sharing your story. And that is it for tonight, mga katropay. Para sa mga gusto ng advice, padala nyo lang yung mga kwento ninyo sa finitelong@gmail.com para mapag-usapan natin ang mga feelings nyo. At samahan nyo ulit kami bukas dito lang sa Basta Ka-Feeling Ka. And when we return, balik ulit tayo sa feels na kantahan kasama si Trisha. Dito pa rin yan sa Basta Ka-Feeling Ka!